And good morning mga ka-let's go! Yan, dito na naman tayo sa ating tipserye na kung saan ay i-discuss natin yung ang warranty. Ayun, diba? Ang warranty ng sasakyan ay napaka-importante. Sapagkat kapag ikaw ay may warranty, ikaw ay nakakasado ka na nawawala yung pangamba. Yan, tama, pinaka-safe na ano yan, pangamba. Okay, so nawawala ang iyong pangamba kapag ikaw ay nasiraan o kaya naman ay bigla na lamang na nagkaroon ng problema ang iyong sasakyan. And kaya nga tayo may tinatawag na warranty. Okay, so mga, etong may warranty pala, syempre, ito yung para sa mga brand new. Okay? So, itong pang brand new, yan may mga covered warranty na tinatawag. Iba-iba yan. Halimbawa, sa ibang mga brand ng sasakyan, merong 3 years warranty, merong or 100,000 kilometer, whichever comes first. Or meron din naman 5-year warranty or 160,000 kilometer, whichever comes first. But ito ha, sasabihin ko sa inyo, bakit maganda si Hyundai? Kasi bukod si Hyundai ay mayroong binibigay na warranting, tada! 5 years. Okay? Pag sinabing 5 years, 5 years warranty na naka-warranty ang iyong sasakyan. Tapos, isa pa, don't worry, ang sasakyan mo ay unlimited. Unlimited! Ibig sabihin na unlimited, kahit gaano pa kalayo ang iyong tinakbo, wala siyang 160,000, walang ganyan, wala. Kahit gaano pa kalayo ang iyong tinakbo. Bakit? Ganyan ka-confident si Hyundai. So, since nagtatrabaho ako kay Hyundai, baka naman sabihin ninyo is bias ako. But the reality, yan yung tunay na nagbibigay ng warranty. Na talaga namang hindi yung bibitinin ka sa warranty. Naka-warranty ka nga pero nag-aalala ka din, 'di ba? Kasi after 3 years mo, wala ka ng warranty. O kaya naman, after 100,000 kilometers mo, wala ka ng warranty. 'Di ba? Guys, Iba yon. Malaking bagay yung ikaw ay sa loob ng 5 years hindi ka nangangamba. Sa loob ng 5 years wala kang iniintindi. So, eto, sisimulan ko na. I-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nating malaman tungkol sa warranty. Baka naman mamaya, bibili ka ng kotse, yayabang-yabang ka, magkaroon ka nga ng brand yung kotse, wala ka naman pang maintenance, o kaya naman, ayan, ano nangyari sa'yo? Eh, then ako, the void lang ang warranty mo. Oh, no! Okay? So, yan yung sabi ng aking mga kaibigan. Minsan, ganyan ang mga biro nila sa iyo. Halimbawa, biniro ka nila. Sasabihin nila sa'yo. Ayan, ganyan. Pero dapat kasi, kung bibili ka ng sasakyan, dapat ready mo yung sarili mo pagdating sa ano. San ka? Pipili ka nga. Baka atipid ka? O tapos ang warranty mo. So, guys, hindi naman pwedeng basta bimili ka lang ng sasakyan, eh yun na. Pag bimili ka ng sasakyan is, okay yan, covered warranty na, ayan, okay na yan, hindi yan ma... Kasi 5 years yan. Guys, ignorance is not accepted, okay? So, kinakailangan, ignorance is not an excuse, okay? Ignorance is not an excuse. Bakit? Kasi pag bimili ka ng sasakyan, so binibigay lahat yan, pinapaliwanag lahat yan, kung ano yung mga covered ng warranty, kung ano yung mga kasama sa warranty. Guys, bibigyan ko kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga covered sa warranty. Ang warranty natin ay meron tayong tinatawag na 5 years warranty, ano? With unlimited mileage, okay? But ito reminder lang, ano? Tandaan mo to. Dapat dala mo yung owner's manual. Dala mo yung service passport. Tapos kung namang
more than ano na, more than 3 years na yung sasakyan mo, kailangan dala mo yung limited warranty or yung additional 2 years warranty booklet. Okay? So, yun ang dadalhin mo pagka pupunta ka ng service. So, ano nga ba yung mga kino-covered ng warranty? Kapag nagpa, kumbawa, nagkaroon ng problema ang iyong sasakyan, like before, ako honestly, isa akong brand new user. Pero before, nag-second hand, na-maximize ko yung warranty ng sasakyan. Bakit? Kasi akala mo nakakatipid ka pag gumamit ka ng galing Banawi. Akala mo nakakatipid ka pag may ni-repair yung kaibigan mo, itong gamitin mo. Pero hindi. Alam niyo kung bakit? Kapag ikaw ay naka-warranty, ang laking bagay na wala kang iniintindi, meron kang peace of mind. Eh, wala kang iniintindi. So, dadalhin mo lang sa kasa, tapos, wala! Diba? Bahala na yung service advisor dun. Sila nang bahala sa auto mo, yung tinatawag na worry-free. Worry-free driving ka, anytime ka magbiyahe, wala kang iniintindi. Tapos, yun, syempre, kapag halimbawa, ikaw ay nagda-drive, 'di ba? Minsan ang iniisip natin, ano ba iniisip natin? Ala, 'di ba? Baka masiraan tayo kasi hindi ako nagpa-maintenance. Oh, 'di ba? Ganun lang naman eh. So, ano ba dapat yung ating mga ano ba dapat yung mga ating ipapaliwanag ko na sa inyo? Ano ba ang covered ng warranty? Guys, ang covered ng warranty kapag ikaw ay nasiraan ay meron niyang pre-labor, free parts, lahat nandiyan yan, free yan kapag ikaw ay nagpa-warranty. So ano-ano yung mga kino-cover? Yung engine system, yan, kasama yan sa pre-warranty. Engine system, transmission, electrical, air condition, ano pa? Marami yan, guys. Eto pa, sasabihin ko pa sa inyo, motor-driven components. Yan, guys, kasama rin yan sa warranty. So, ano pang iintindi mo? Wala na! Kasi ano pa eh, lahat yan kasama sa warranty. Pero, guys, eto, discuss ko naman sa inyo. Baka akala ninyo, pag bibili ka ng kotse, warranty na lahat. Hindi naman ganun. So, dapat, mag-ano ka rin. So, meron namang mga separate warranty. For, eto, yung dalawang separate warranty natin ay yung tinatawag natin. Halimbawa, mahilig ka makinig ng music, mahilig ka makinig ng radio, o kaya naman, halimbawa, yung battery mo. So, ang hilig mo kasing makinig ng radio, no? Ang hilig mong gumamit ng mga accessories. So, yung battery mo nagkaroon ng problema. So, guys, ito, inform ko na kayo kung bakit ko sinasabi yun. Binigyan ko lang kayo ng ad-lib. Hindi, ad-lib lang yun. Ang warranty ng battery ay 2 years. Okay? Tandaan nyo to. 2 years. Then, audio system. Ang audio system ay meron niyang 2 years warranty rin or 50,000 kilometers. So, syempre, hindi kasi yan ibang ano, kaya nga tinabing siyang separate warranty. Okay, guys. So, syempre, di ba, ganun naman talaga eh. Wala naman talagang lahat unlimited. Wala naman lahat unlimited. Maliban lang dun sa sinasabi natin na 5 years with unlimited mileage. Okay? Kaya nga may ganun eh. So, bakit ko nga ba na-discuss itong warranty? Kasi marami sa atin, mga gumagamit lang ng kotse, wala namang alam. Walang alam. Pero okay lang yun. Kasi, kaya ka nga nanonood ngayon sa akin para malaman mo kung ano yung warranty, kung ano ba yung dapat na gawin mo, ano ba yung may tutulong ko sa'yo. So, dapat, panoorin mo talaga itong video na to, tapusin mo talaga itong video na to kasi isa ka sa napili ko. Kung sino ka man dyan at hindi ka nagpapawaranty, dapat hindi ka bimili ng brand yung kotse kung di mo alam ito. Okay? So, panoorin mo to. Ganito guys, nagdadrive po ako kasi ito yung time na kung saan gaya nga na napaliwanag ko before sa mga vlogs ko. So, nagdadrive ako habang nagba-vlogs, nagpapaliwanag sa inyo. So, ayan guys, balik tayo dun sa may pinag-uusapan natin regarding warranty. Kasi sa warranty, so siyempre sino ba naman ang ayaw ng may warranty ka 5 years? Ang sarap pag naka-warranty ang sasakyan mo, wala ka iniintindi. Pero siyempre, meron ding mga ano dyan, meron din namang mga hindi talaga kino-covered ng warranty kapag ka tayo ay isa kang
isa kang pabaya. Okay? Pabaya! Alam mo tinatawag na pabaya? Alam mo yung pabaya? Yung pabaya, yung pinababayaan mo yung sasakyan mo. Oh, no. So dapat hindi mo siya pinababayaan. Bakit? Kasi alagaan mo siya, ingatan mo siya, tapos mahalin mo siya. Kasi ang sasakyan parang tao rin yan. Alam nyo, dapat yan pinangangalagaan, iniingatan. Parang pag-ibig mo, iningatan mo, nawala. Ay, kasalanan mo yun. Kasi nawala eh, hindi mo iningatan. Ganon din ang sasakyan. So sasakyan, guys, ito yung mga dahilan kung bakit hindi i-cover ang warranty mo. Ayan, makinig ka. Ito yun, ito na yun. Gumamit ka ng ano, wrong fuel. Oh, talaga naman, kunyari, gaso na lang sasakyan. At gumamit ka ng ano, ano tawag dito? Ng maling gasolina, ginamita mo ng diesel. Ay, nako, ikaw ay isang anga. O tinatawag natin na bobo. Bobo ka. Kasi mali yung pinakargang mo. Pero hindi naman, syempre. Ano lang yun, maaaring nagkamali ka lang. So, o kaya naman, nagkamali lang yung ano, yung nagkarga sa'yo. So, yun ang sisihin natin. So, sorry guys ha, hindi yun, ano, yun ang sisihin natin, yung nagkarga. Yun pala ang mali, hindi ikaw. So, nagkataon lang na sa'yo yan, kaya ikaw yung may kasalanan ngayon sa akin. So, isa pa, ano, gumamit ka ng hindi genuine parts. Bakit? Ba't ka gagamit ng hindi genuine parts? Ibig sabihin nun, nagpa-service ka sa labas. Oh, diba? Tama. Bukod doon, hindi mo sinusunod yung tamang maintenance. Siyempre, tayo may maintenance. So, susunod na vlog ko, i-discuss ko naman yung sa maintenance natin. So, ngayon, pinag-uusapan kasi natin ay warranty. So, doon muna tayo sa warranty. Ayan, bukod dyan, nag-modify ka. Pag sinabi nag-modify, ano nag-modify? Alam mo na yun! Sasabihin ko ba ba sa yun? Modification. So, meron ka mga bagay na binabago. Okay, so ano pa? Alteration. Ayan, hindi ito yung pananahe, guys. Baka akala nyo yung alteration. Ito yung mga alteration. Ito yung mga, halimbawa, yung kilometer reading mo. Ayan, inaano mo yan. Pinaano mo yan. Pinabago mo. Ayan, yan yung mga tinatawag na alteration. Oh, tampering. Ayan, ano yung tampering? Oh, yung gagawin yan. Kasi, yan yung mga bagay o mga reason bakit i-decline yung pag-avail mo ng warranty. Ano? So, dapat talaga, dapat talaga maging aware tayo sa ganyan. Kasi, kung hindi, baka naman mamaya, naka 5 years warranty ka nga, maayos nga yung binigay sa inyo ng kasa na warranty. So, wala rin naman, nagkamali ka naman. Isa pa, ito pala guys, yung mga aircon system natin, no? Yung aircon system natin, hindi yan covered. Covered yung mechanism, covered yan na warranty. Pero yung pagpapalinis ng aircon, syempre, natin na yun. Hindi naman nasasagutin ng kasa yun. Ang swerte mo naman. Kung nakikinig ka ngayon, yung aircon mo at mainit na, palinis mo. Shoutout nga pala sa aking kaibigan, si Emerson Segi. Ipalinis mo ng aircon mo. No? And yun nga pala, and mega love shoutout din sa nagpag-greet sa akin sa Facebook. Ayan. Si Miss Joanne of Nueva Ecija. Ayan, mega love shoutout. PM nyo lang ako sa Facebook. Ayan, mag-comment lang po kayo doon. At i-greet po natin kayo sa ating mga vlogs. So, maraming salamat po. At siguro naman ay na-discuss ko naman sa inyo at tapakinggan nyo naman kung ano ba yung covered ng warranty at kung ano ba yung kahalagahan ng warranty at kung bakit mo ba kailangan ng warranty and sino ba ang magbe-benefits yan kapag ikaw ay kinovered mo yung, pag ikaw ay naitama mo yung warranty process, ayan, natutunan mo yan. Kaya ngayon, ikaw, brand new user ka, pakinggan mo to, sasabihin ko sa'yo na dapat ikaw ay dapat alam mo to. So, guys, maraming salamat. Saka nga pala, sa mga nanonood sa akin yun, no, kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, subscribe mo na ako. Ano pang ginagawa mo? I-click mo na yan. So, yun lang. Maraming salamat. At i-discuss ko na sa inyo, nasabi ko na sa inyo, kung ano ba yung covered ng warranty at ano yung hindi covered. Ano yung dapat nating gawin kapag nagpapawarranty tayo. At,
how to take care of our car. Eh, kagaya nga pala, meron din akong binlog last time yung sa tungkol sa kapag ikaw ay na-aksidente. Eh, panoorin nyo rin po yan. Marami po kayong matututunan. So, maraming salamat po sa inyo and God bless everyone. Gaya ng sinasabi ni Rowel Vlogs. Ayan! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah.